What's up guys, welcome back to our Minecraft Survival Series, and this is episode 2 of our Minecraft Survival Series. So ito na po ang progress ng ating farming area. Actually hindi pa to tapos, meron pang pananim doon. So nakakuha na po tayo ng iron, no? Balak ko bang magdagdag ng parang pabilog? Ewan ko ba, ito yung bilog sa Minecraft na hindi naman bilog. Pero balak ko pa magdagdag ng mga 4 or 3 pad na ganito para lagyan ng ating wheat, potatoes, and carrots in the future. And watermelon rin. At saka sugarcane rin siguro. Parang pwede na i-harvest halos lahat dito. Siguro ilipat na natin lahat ng wheat doon sa taas para mukhang malinis na dito kasi pangit tingnan ko nandito lang siya katabi ng tubig. At kung makikita nyo naman ito ang aking dinadaanan at madalas akong mahulog sa tubig, kaya mas maganda sigurong gumawa na ako ng mini bridge ngayong episode. At sa inyong makikita, ito na po ang pangatlong bilog. Ang gagawin ko na lang ay lalagyan ko na lang ng dirt to at tatamnan. At syempre ay i-fill up natin yung loob or lalagyan na lang ng torch dahil para walang mag-spawn ng mga creepers. Baka mamaya masira pa itong ginagawa natin. Sa mga oras ito, sa tingin ko sapat na ang 3. Dadagdagan ko na lang to balang araw. So habang hinihintay natin na tumubo itong mga wheat na to, ay gawin na natin ang ating mini bridge. Para sa ating mini bridge, ang gagamitin lang naman natin ay spruce slab and stone brick slab. Puro slab lang para wala rin mag-spawn na mobs dito sa bridge natin. At sa inyong makikita ay heto na po ang ating bridge. Hindi naman ganun kagandahan at hindi naman ganun karami yung details. Actually, hindi nga to detailed eh. Pero okay na to para mabilis tayong makapaglakad papunta sa ating farm at pauwi sa ating bahay. Dahil lumalangoy-langoy pa ako dito dati ngayon. Heto na. Meron na tayong bridge. Madali na lang. Siguro ilipat ko na itong mga watermelon doon sa ating farm area. 6 lang yung tinanim ko at nakakuha ako ng more than 38 watermelons. Hindi ko sure kung ilan. Actually may naligaw pa nga oh. So 39 yung na-harvest ko doon. So ilipat natin to. Okay, magagabi na pero magtanim muna tayo ng watermelon. Tanim muna natin to. Paano ba ito itanim? So gawin muna nating seed ang ating watermelons. 4 lang ba? 4 muna siguro. Siguro gawin na lang nating watermelon to isang linya na to. At gumawa nga pala ako ng ating kelp farm para meron tayong fuel para hindi na natin kailangan gumastos ng coal para lang makaluto. So kelp na lang yung gagamitin natin. As you can see, sa mga hindi nakakaalam, kapag niluto mo yung kelp, magiging dried kelp siya. At kapag naging dried kelp siya, ay pwede mo siyang gawing dried kelp black, which is pwede mo magamit as fuel para pangluto. At sa inyong nakikita ay ganito karami na pong pagkain ang ating nakuha mula sa ating mga farm. Meron na tayong halos 2 stock ng wheat at 2 kalahating stock ng watermelon. At 3 kalahating stock ng sugarcane. Hindi pa ganun ka-efficient ang ating farms, pero in the near future ay gagawin natin yung automatic. Sa inyong makikita ay wala pa po tayong iron armor at wala pa po tayong iron tools. Pero meron po tayong maraming wood. Marami po tayong wood. So iniisip ko na baka ibenta ko sa kanya yung mga wood ko kapalit ng iron at baka mabigyan pa tayo ng iron panggawa ng tools and armors. 1 iron, 1 stack of wood, ano? Ay nako, laong iron. At nagluluto na po tayo ng dried kelp na ating nakukolekta sa ating kelp farm para gawing ano, black. Para gawing dried kelp. Ano tawag dito? Para gawing dried kelp block. At yan, meron pa lang tayong 16 na kelp block. Well, i-automate natin ang ating kelp farm in the future, so rarami rin yan. Pero sa ngayon, ito pala ang kaya natin.